Good morning! Tara, samahan nyo kami at magiging busy ang araw na to. Ako lang ba yung feeling na parang required kang magising ng maaga kapag nasa probinsya? Paano ba naman kasi kahit gustuhin ko pang matulog, ang alas 6 ng umaga rito ay ang init na agad ng araw? Tara, kape muna tayo. Nagiging special talaga ang simpleng kape kapag ganito kaganda ang view. May tiyangge sa bayan kaya mamamalengke ako ngayong araw. At syempre, kailangan kasama ang daddy para may katulong ako sa pagbubuhat. Mamimili na rin kasi ako ng mga gulay na pangsahog sa mga lulutuin mamayang gabi. Itong sibuyas nga ay halagang 200 pesos na ang binili ko. Sobrang fresh at mura ang mga bilihin dito at sabi ko nga sa mga previous video ko na meron silang tinatawag na tiyangge. Every Saturday and Wednesday yon, like ibinababa dito sa bayan ng mga locals yung mga produkto nila para itinda. Napakaganda ng konsepto nito dahil bukod sa mura ay nandito na sa isang pwesto lahat. At higit sa lahat ay napakalaking tulong nito sa mga locals para maibenta ang kanilang mga produkto. Hindi ko na na-video lahat pero natapos na pala kami ditong mamalengke. Man lang kami sa may pandesal para may kakainin kaming almusal pagkuwi. Pagkarating naman ng bahay, natapos na pala nilang makatay ang baboy. Katulad sa ibang lugar ay uso rin dito ang bayanihan. Yung kapag may mga handaan, pumupunta sila para tumulong or makatulong. Katulad na lang nang makatulong sila sa pagluluto, paghuhugas, paghihiwa ng mga samya nang walang hinihintay na kapalit. Pero nasa sa inyo pa rin kung bibigyan nyo sila. Dito naman sa kanila, in return, magbibigay sila ng mga lutong ulam dun sa lahat ng mga tumulong. Fast forward, gabi na. Lahat pagod na may kanya-kanyang ginagawa at ang daddy ay deserve na daw niyang magbukas ng alak. Sus, kahit kailan naman talaga ay promotor ka sa inuman. Shoutout pala dito sa aming chef na nagluluto ng humba. Sa mga oras na to ay nagluluto naman ako dyan ng pork steak. At habang nakasalang, tumutulong din ako dito sa kanilang pagdek. Fast forward ulit, kinabukasan na to, kinuha naman namin ang pinagawa naman ni Bouquet. Sobrang nagandahan nga kami sa gawa nila at satisfied talaga kami. Sulit na sulit ang bayad na 1,500 para sa bouquet na to. Siyempre hindi kasama doon ang mga cash. Ang 1,500 na fee ay para sa materials and labor nila. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan ng pinagpagawaan namin pero dito lang yan sa bayan sa may pinamalayan. So yun, fast forward, this is the big day, charot. Ito pala isang simpleng celebration lang para sa 50th golden anniversary ng in-laws ko. Nag-decide sina daddy at mga kapatid niya na magpa-Thanksgiving mass para sa parents nila. Without knowing na magkakaroon pala ng renewal of vows. Ang may idea lang ay yung kapatid nilang babae at yung taga-chapel. Yes po, chapel lang to. Ang ganda, no? This is just 3 houses away galing sa house ng in-laws ko. Kahit ang in-laws ko ay hindi talaga nila alam na may ganitong mangyayari na renewal of vows. Actually, ayaw nga nila tong ganitong celebration. Pinilit lang talaga sila ng mga anak nila. Alam niyo naman ang mga magulang, ayaw kunyari ng gastos. Pero kapag mga ganitong surprises, ay talaga namang sobrang saya nila. At sino ba namang anak ang ayaw mapasaya ang magulang nila, diba? Sabi nga ng daddy na huwag silang mag-alala dahil it is just a simple return sa kanilang sacrifices and love. Alam niyo ba na si Ed ay sobrang family-oriented to the point na meron kaming nakaset na date 2 times in a year para ma-visit ang parents namin. Which is dun ako sobrang na-believe sa kanya noon. Kailangan daw namin i-grab yung opportunity habang malakas pa sila at nandyan pa sila at pwede pa namin silang makasama. Hindi yung uuwi ng probinsya kung kailan wala na. Para sa budget naman ay naglalaan talaga kami ng savings para sa mga ganitong pagkakataon. Dahil alam naman natin na medyo magastos talaga kapag umuwi ng probinsya. Kami naman ay yung sapat lang na makauwi, yung may maipamasahe, makasama ang magulang. At bonus na lang, yung nakakain ulit namin, yung mga nakalakihan naming pagkain. Hindi importante na maraming pasalubong, maraming pangpainom. Ang importante ay makita at makasama nila tayo. Ang mga magulang pa naman natin, malaman lang nila na uuwi tayo. Sobrang saya. Halos ipagsabi pa sa buong barangay, lalo na kapag galing ibang bansa. Anyway, ang dami ko na palang chika. Kapag may okasyon, alam naman natin na may kainan at inuman. Pagkatapos pala ng misa, ay nagkaroon pa dito sa bahay ng pagputong or tubong. Ang ibig sabihin naman ng pagpuputong ay ang paglalagay ng corona. The ceremony is a way of thanksgiving, hope, and prayer for a blessed long life. It is commonly done during birthdays, anniversaries, graduations, or any special events that a person is thankful of. And of course, praying for a blessed path in life. Anyway, gagawa na lang ako ng separate video para sa ceremony na to. Bigay niyo na po yung 80 pa.